Ano po? Alam po minsan ni Pastor Ramsa nung tungkol dyan eh. Depende. Depende sa nagamitin Biblia. Depende sa sitwasyon. Abay, ganun ba ang salitaan ng Diyos? Kinakailangan na ka-depende. Ano po? Paano yung oras na kailangan ng King James Version? Yun ang magagamit mo ngayon. May mali yun. Mas tama pala yung magandang balita Biblia. Sumunod na ang araw, yun ang magagamit yung magandang balita Biblia. Kontra sa King James Version yun. Iba ang laman, no? Abay, anong klase yung magamaran niya? Pag depende. Sinabi mo, anong man dyan, pwede gamitin. Nakadepende sa sitwasyon. Ganyan ba ang sitanda ng Diyos? Ang tunay na sitanda ng Diyos na nanatili sa kanyang kalagayan. May karoon man ito ng sali sa ibang wika. Kung sakasakalang may discrepancy sa pagkakasali, maikokorek ito sa pangang nananatili pa ang kanyang uhinan. Kung ito pang nawala na ang uhinan, wala na, hindi na ito maikokorek pa. Dahil bakit? Sasabi mo, ibalik natin ang salitaan ng uhinan. Kung ibabalik mo yung salita ng orihinal, paano mo yung malalaman yung ngayong orihinal? Dahil ibalik mo siya mula doon sa salin. So para malaman natin na tunay na salita ng Diyos ang Biblia, kinakailangan maipresenta ng sinong mga aral ang orihinal na Biblia. Dahil kapag wala na orihinal, wala na pag-asa pang makikorek. Ano man pagkakabalik at ang dito, wala na pag-asa pa. Tandaan natin yan. Dahil bakit? Wala na nga yung original yan. Ganun lang kasimple po yun. Mga magulang at mga kapatid. Ano po? Pumipikap po si Pastor ng mga ikakay-aral ni Pablo. At ang sabi niya, ang mga narantaw na mga ginamit ng Diyos ay naugukan ng Espiritu Santo. So, alam niyo po ba na ang Biblia ay yung meron 66 dyan, meron 73 na Biblia ng Katoliko, iba-iba din yun. Doon lang sa 66, kasi mas marami yung 66 eh. 66 din ang gamit ni Pastor eh. Ano po, yung kanyang hawak ng Biblia, 66 books eh. Ano po, alam nyo ba na sa 66 na aklat ng Biblia, lumat bagong tipan. Doon po tayo sa bagong tipan, mas pinakamaraming na isang nagdiyan ay si Pablo. At ayon sa kanya, si Pablo daw ay naugyuhan ng Espiritu Santo. Wala pong gano'n na sinabi si Pablo. Hindi po katotohanan. Ito po, ang aral ni Pablo po ay hindi po joke ng Espiritu Santo, mga magulang at mga kapatid. Hindi. Yung Roma, impact yung ibang bahagi ng gawa. Ito po, pero ito yung binibigit kay Lucas. Roma, Thessalonica, Efeso, Galacia, pati yung ilang bahagi ng Hebreo, tinuturing pa rin na kay Pablo daw galing yan. Magkakayo pa ba ang labing apat aklat isinulat ni Pablo at sinasabi na udyukan si Pablo na Espiritu Santo. At yung daw ay may tuturing na salita ng Diyos. Can you imagine na pati sulat ni Pablo sa Roma? Sulat niya yan eh. Bakit ituturing at ilalagay niya bilang salita ng Diyos? Sulat siya din. Well, sabi ni Pastor, kasi dahil siya ay naudyukan ng Espiritu Santo. Hindi ganun ang sinasabi ni Pablo eh. Tungkol sa kanyang mga sulat eh. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 7:25 ay ganito po. Ano po ang ating mapabasa? Pick up tayo ng Biblia. Ito ang sabi po. Unang Korinto 7:40. Ito po ang sabi ni Pablo. Subalit, hindi siya magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. Iyan ang palagay ko. At akala ko'y nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Akala lang yun eh. Akala lang ni Pablo na nasa kanyang Espiritu ng Diyos. So hindi siya talaga naudukan ng Espiritu Santo. Akala niya lang yun. Siya naman ang sasabi eh. No po. Ang sabi ni Pablo, mga magulang at mga kapatid. Unang Korinto 7:25. Si Pablo ang sumulat niya sa mga Korinto. Ito ang sabi niya. Unang Korinto 7:25.
Ito po ang pagkakasabi. Pakinggan nyo. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong naibibigay ng utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang tao na pagkakatiwalaan, dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng puro-puro. Tinan nyo. You see that? Puro-puro lang. Hindi ang salita ng Diyos. Salita ni Pablo yan. At yung salita ni Pablo, huwag nyo idadamay na yan ay salita ng Diyos. Yan nga po ang aming isla na sinasabi sa inyo manina na ang Biblia mo aling may diwa dyan na nagpapahiwatig na salita ng Diyos. Ngunit marami dyan ay hindi na salita ng Diyos. Ipakwalang ang salita ng Diyos dyan eh. Diwa meron. No po? So, ayan po ang malinaw sa kalagayang aral o ipinarating na aral ni Pablo. Kaya nga, sabi ni George Bernard Shaw, no po, sabi niya sa kanyang aklat na sinulat tungkol sa Biblia, mababasa po yan sa encyclopedia, sabi ni George Bernard Shaw, that the Bible is the most dangerous book. Lakit. And don't allow the children to get it. Sabi ni George Bernard Shaw. Sino si George Bernard Shaw? Siya po isa siyang pastor, ministro. No po, mga ngaral niya ng Biblia. Pero nasabi niya na ang pinaka-dangerous daw, pinaka-mapanganib na aklat sa mundo ay ang Biblia. Huwag niyong hayaan ito ay makuha ng bata. Bakit? Isa pa kung ito'y salita na Diyos, dapat na mapag-aralan ng bata ito eh. E bakit? Dangerous sapagkat sila-sila naglalaban-laban. Nagkukontrahan yung mga talata. At hindi lamang nagkukontrahan. Ano po? Hindi lamang kontrahan. Kundi ano? Naglalaman po ito ng mga ikanay malalaswa, mga kalaswaan na makasisira sa isipan ng isang bata. Katulad ng binasa namin sa binasa ko sa inyo kanina na sinisimsim ang kabanguhan, nilalabasan ang tamo na sindami ng kabayo o binhi na sindami ng kabayo at hinihimas ang mga suso. At sasabihin ko yan ang salita ng Diyos, ay pang! Hindi kami papayag na ganyan magsalita ng Diyos. Ang dakilang tagapaglika pag nagpahayag ng kanyang mga kautusan, malinaw at tunay na magiging patnubay sa tao, magiging gabay sa pagkatuto, sa pagkabanal. Paano ko magiging banal kung mababasok ng mga salita yung ganyan? No po? Yan ang pinaka-dangerous. Kaya, sa totoo lang, hanggang hindi na ipapakita ng mga pastor o sino mong mga ngaral na nagsasabing ang Biblia ay salita ng Diyos, no po? At original nito, walang Muslim na maniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hanggang hindi na ipapakita. Bagaman naniniwala kami na may mga kasulatan na ipinahayag ang Diyos sa mga unang mga propeta. Ngunit, hindi na namin naman problema yan kung nasaan yan. Dahil hindi naman yan ang aming sandigan ng aming pananampalataya. Bagaman naniniwala kami ka na meron, naniniwala kami talaga. Ang problema ay kayo ng mga Kristiyano. Okay, masaktan. Dahil bakit? Ito ang sandigan ng inyong pananampalataya. Dito nakabatay ang inyong paniniwala. Ano po? Dito nakabatay. In fact, gusto ko ibalita sa mga kapatid nating Seventh-day Adventist. Ito na po ang ika-apatong pakikipagtunggali, pakikipagdebate sa mga kapatid nating Seventh-day Adventist. Makaiba po sila ng stand ng mga nakadebate ko ng mga mangangarating nila. Kilala ko yan eh, Pastor Jose Absalom. Magkaiba po sila ni Ronald Ovidos, ni Richard Thompson na kaibigan niyang matalik.